meron tayong pinapatayo. Ayan po. Ito na po ang aming munting bahay. Diba? So, tari ng mangga namin may hagdan. Akit nga. Ang dami niyang bulaklak dito. Ayan. Ang dami. So, dito din, may makikita kayong sampayan. Hi everyone, welcome to our vlog. It's me, Jesse Licatius, aka Vakang, and ayan, nandito ako sa loop. Talaga magpa-massage. Andito ako sa lupa ko nabili. And tingnan niyo guys, meron na. Nagsisimula na po tayo. Dahan-dahan po nating itatayo ang aming bagong bahay dito. So, i-claim natin yan. Makakagawa rin kami. So, dahan-dahan muna. Nagpagawa na ako una ng tubig. So, ayan yung mama ko naglalaban. Actually, isa po siyang labandera. So, yung nilalabahan niya is mga sa kapitbahay namin. So, after that, meron naman isang kapitbahay magpapalaba. So, yung isang damit, 5 piso. So, baka naman gusto niya magpalaba. O, charot lang po yan. Hindi po labandera yung mama ko. Yung mga nilalabahan niya, mga damit talaga namin yan. Charot! Kailangan talaga ng tubig, like yung paghalo ng semento, yung mga ganon. Tapos, iinom tubig yung mga workers din. Ayan, so eto na nga, ipagawa na ako una ng tubig. Ayan. So, sobrang lakas ng agos ng tubig. So, ayan, so pinagawa na rin ni mama ng dito ng semento. Ayan. Maganda ba dyan talaga sa... Bakit dyan? Dapat din kasi yan sa likod. Ang pangit naman nasa harap kasi yung nasa harap dapat garden. Pwede naman ito ilipat, di ba? O di na? Pwede ilipat? Eh, dapat ilipat natin yan. Pangit na sa harap. Dapat mga garden dito. Kasi ito yung harap eh. Ang pangit naman kung andyan yung naglalaba ka dyan. So ilipat yan sa likod soon. But for now, dito muna yan. Ayun, so yung mama ko naglalaba siya dito. Kasi yun sa bahay, meron naman kaming tubig. Meron naman gripo doon. Pero ang hina ng agos ng tubig. Lumalakas yung agos ng tubig niya. Hating gabi niya. So mga around 1 a.m. 2 a.m. mga ganun. So may washing naman kami, pwede niya ginagamit kasi sanay na sanay siya sa hand wash. Bahala sila. Yung washing machine ginili ko last 2018 yata yun, pero hindi pa naman yung sira. Pwede pa talaga yung gamitin. So ayan, mas pinili ni mama na maglaba ng hand wash eh kasi nga wala din tubig doon. So hindi naman pwede dalhin itong washing kasi wala pang kuryente. Sobrang haggard ko po, no. Hindi pa may mga sumpa pa, hindi pa mga sumpa ng kabaklaan. So nakaka-relate dito ang mga bakla natin, mga LGBT. Ayan, sa mga sumpa. I think yung iba hindi naman. Ayan, so... Ayan, so andito, so meron tayong pinapatayo. Ayan po, ito na po ang aming munting bahay. Diba? Ayan. So, ito po ang tawag dito ay wearing shed. So, dito po ang ating wearing shed. So, ito. Kasi kailangan din ng wearing shed kasi for example, meron ng materials. Ha? Oo, kasi kung for example, meron tayong mga materials, mga materials like hollow, like mga semento, mga kahoy, etc. Pag umuulan, dito ilalagay, di ba? Dito ilalagay. Tapos, then after this, papagawa na ng kuryente kasi kailangan din ng kuryente. Maglalagay din ng ceiling fan dito para mas sobrang mahangin. Tsaka maglalagay ng una kuryente kasi mas mura daw magpalagay ng kuryente na hindi pa napapatayo yung bahay. Mas mura daw kaysa nagpatayo ka na ng bahay. Tsaka kapag magpapagawa ng kuryente, mas mahal daw, mas nakakatipid daw pag magpapakuryente ka muna before ka magpapagawa ng bahay. Ayan. So, meron din mga bulaklak ng mama ko dito. Ang dami niyang bulaklak. Ayan, ang dami niyang bulaklak po. Tingnan niyo po. Ang dami niyang bulaklak dito. Ayan.
Ang dami. So dito din may makikita kayong sampayan. May sampayan diyan. Ayan. Tsaka ang daming bulaklak, guys. Ayan. So meron din kaming mga banana dito na abot kamay ang bunga. Kaso wala pang bunga. So ayan. So makikita din natin ang National Highway po dyan. At meron gagawan dito ng isang establishment. Ewan ko ano yan, sabi nila 7-Eleven. Na makikita nyo pong, ayan, may kita nyo na ginagawa. Ayan. So ayan, so pwede rin magchururot dito. Kung meron siguro akong jowa. Dito na lang kami magchururot sa ilalim. Dito kami magdi-date sa ilalim ng sa ilalim ng puno ng niyog magdi-date kami ng jowa ko soon kung meron man. Dito kami magdi-date. Ayan. Diyan kami magdi-date, 'di ba? Sana i-open na lang 'to. Eh. Kanino bang lupa 'to? Hindi ba nila binibenta? Para may kapitbahay naman tayo. So mataray kami kasi meron kaming tarp na sign na pag emergency exit. So kayo, 'di ba, taray. Oh. Oh, 'di ba? Pak meron kami niyan. Oh. Then meron kaming puno ng mangga. Ito nasa likod ko. Mangga. Abot kamay din ang bunga kasi wala pang bunga. Meron din dito. Isa pa, dalawang puno ng mangga to. Ayan. Dahil mainit, pinatong ng mama ko ang payong sa sampayan. Pinatong niya ang payong sa sampayan. Unique. So yung papa ko naman, nagtatrabaho sa fishport. Siya yung nagdidiskarga at nagkarga ng mga isda galing sa napakalaking barko. So ayan. So yung papa ko. Ayan yung papa ko. So after niya sa fishport, umuwi siya ng bahay, nagpapayaga ng mga 20 to 30 minutes, tapos pupunta siya dito. Siya lang mag-isa, wala siyang assistant. Tsaka ayaw niya ng assistant. Kasi wala naman siya ginagawa. Ang pagkatapos ng fishport, umuwi na siya ng mga 10-11. After niyan, hanggang maghapon, wala na siyang ginagawa. So, mas bet niya mag-isa kasi para hindi siya mag-board. So, kung nasa bahay lang siya, tulog lang siya ng tulog. At nakikinig ng mga Bing Rodrigo ng mga music. Kanina namang bahay to? Ilivera. Ah, okay. Tapos ito. Ayan. So, abangan niyo po sa vlog ko, mukbang with my family, mukbang with Q&A with my family. So, dito ko na lang gagawin kasi mas bagay pa dito. Tapos maglalagay na lang kami ng lamesa. Diba? Dapat may mesa. Dapat may lamesa. Yung mahaba ba? So tari ng mangga namin may hagdan. Akit nga ako. May hagdan yung mangga. So try kong umakyat. So aakyat tayo dito. Aakyat tayo hanggang dyan. Ay! So makit na ako. Makit na ako na. Magandi ba tumakuan? Loko. Di siya madigiyas. Ginoo ko. My God. Yung ko na nakatakot eh. Abot kamay ko na po yung atop, sa Bisaya atop. Ayan.
Again, thank you so much to Mama Bob kasi isa siya sa dahilan kung bakit nabili ko itong lupa. And of course, Cousin Brenda and to the Social Climber Squad, maraming salamat po. So, ayan. So, magiging updated po lahat ang mangyayari dito sa lupa na nabili ko. Alam na lahat na nakabila ko ng lupa at I'm sure malalaman ng buong mundo kung ano na ang mangyayari dito sa lupa ko soon na soon. Magiging i-update ko po kayo lahat. Magpo-post po ako lagi sa Facebook at malalaman niyo talaga ano ang nangyayari dito sa lupa ko. At nasa vlog ko po yan lagi. And please like and follow my Facebook page, Bakang Vlogs. May S po yung vlogs. And please follow me on my personal Facebook account, Jesselicious. At sa lahat ng mga Social Climber Squad, maraming salamat. Ayan po. So dito na po ako. Dito na po. Nagtatapos ang aking vlog. And ayan po. So makikita niyo po, dandahan na po nating pinapagawa yung dito sa lupa ko. Dandahan na po pinapagawa ang mga dapat gagawin dito. So tapos na tayo sa tubig. Ayan, magtatapos na rin dito sa waiting shed. Parang bahay-bahay, pero open lang siya. Then after this, kuryente. And after kuryente, soon kung ano ang next. So maraming salamat po. Thank you so much everyone. Thank you for the love and support sa lahat sa mga Social Climber Squad. Maraming salamat. And bye! Bye ka ma! Bye! Pa! Hoy! Bye ka lang! Bye! Bye everyone! I love you all! Bye!